guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay may problema ngayon tungkol sa inyong love life? Kasi usong-uso po yan ngayon, lalo-lalo na at magpapasko, malamig ang kanilang Pasko. Napakarami kong bossing na ganun po ang nagaganap sa kanila sa ngayon. Alam niyo po ba na napakadali lamang po solusyonan ang inyong pong problemang iyan? Basta kailangan lamang ay with feelings ang pagganap mula sa inyong puso. Huhugot kayo mula sa inyong puso para mabilis po itong tumalab. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung malalim na po ang inyong relasyon, ay madali mo itong magagawa sa kanya at hindi ka mahirapan na kumuha ng mga bagay na aking sasabihin. Ito po ay kailangan at napakabisa basta nagmula sa loob ng inyong mga katawan o sa mismong katawan po ninyo, kagaya po ng buhok at ganun din po ang underwear ng inyong minamahal at ganun din po ang buhok po ninyo at ganun din po ang similya. Ayan. Yan po ay napakabisa na mga kailangan natin dito sa ating ritual na aking ituturo sa inyo. Ito po ay napakabisa. At kumbaga, kailangan ay gagalingan mo lamang ang pagkukuha ng mga ito at baka ikaw ay mabuking. Dahil kapag ikaw ay nabuking, siya po ay kumbaga magkakaroon na siya ng kumbaga phobia or kaya po ay magiging listo na siya na hindi niya na ito iiwan or kaya po ay hindi niya hayaan na merong malaglag sa kanyang buhok or kaya ito ay siya mismo na ang kukuha. Yung mga ganun, maunahan ka pa. At mas mainam ang pagka ikaw ay gumawa ng mga ritual ay ikaw lamang ang makakaalam at wala ng iba pa. Kasi once na may nakaalam po nito, lalo-lalo na ng taong target po natin, siya po ay maaaring magpagamot din sa iba at kontrahin ang inyong ginagawa at siya po ay mag-iingat at hindi na, halimbawa, yung mga kagaya niya, yung kagaya sabi ko sa inyo, similya, buhok, brief, paano niya makukuha at kung alam niya na ang inyong ginagawa ay yan eh, mag-iingat at mag-iingat or in the end ay lalo kayong maghiwalay. Ngayon, para po kayo ay mahalin ng labis-labis ng inyong karelasyon at kung sinong inyong karelasyon ngayon, ayan na ang magiging forever ninyo kasi napakasakit naman na kayo po ay magpapasalin-salin pa ng ibang karelasyon. Ang sakit po, ma-broken hearted. Lahat naman tayo ay nagnanais na tayo ay magkaroon ng forever. Yung tipo ba na hindi mauuwi sa babay ang ating mga relasyon. Lahat naman tayo ganyan, di ba? Wala naman ho kahit mga lalaki ay meron niyang siniseryoso at hindi siniseryoso. Pero yung mga siniseryoso ay kumbaga masasaktan ng mga yan kapag iniwan sila ng taong siniseryoso nila. Ganun po yon. Kaya lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng forever. Ngayon, kung gusto niyo po talaga na magkaroon ng forever, aba, ito po, paghandaan ninyo ang mga babanggitin kong materyales. Ito po ay kailangan natin ng brief or kaya ay panty ng taong target natin. Mainam po ito ay ganito ang gawin nyo. Bumili po kayo ng bago. Ngayon, kapag po kayo ay ano, sabihin nyo ay sukatin niya na ang anong ito. Kunwari, eh, nalaban nyo na, baka kasi i-alibay sa inyo, ay hindi pa to nalalaban, hindi ko to susutin, ayoko. Yung ganyan, basta kailangan kayo masusunod. Sabihin ninyo, ay nalaban ko na yan, yan na susutin mo ngayon. O, bad mo na yung ano mo. Tapos ito, sabihin nyo ay kayo na ang magtatabi. Ala-ala niya. Yung mga ganyan, basta bahala na ang mambola. Sa mga lalaki, madaling-madaling mambola ng ganyan. At kayo mga babae, ay gagalingan nyo rin mambola. Kapag may kailangan kayo, lalo-lalo na sa mga ganyang materyales, bahala na kayong dumamoves. Ayan, ganito po. The underwear po ng ating karelasyon. Mainam ay nasuot niya na. Ayan. Ngayon,
Halimbawa naman ay meron akong bossing tatanungin, paano po kung hindi pa nasusot, wala pong akong chance, ano, aba ay bahala po kayo, basta ito po ay mainam. Sa mga magkarelasyon na malalim na at madali mo magagawa ng ganito, basta kung malalim na inyong relasyon at napadama mo na siya, ay mabilis naman niya magtitiwala sa inyo. Kaya madali mo yung makukuha, basta positive thinking lamang, yan ay makukuha at makukuha mo. Pagplanuhan mo mabuti, pag-isipang mabuti. O, ito na po, idea na yung underwear. Kailangan din po natin ang similya po natin. Yan po ay napakabisa. Pag po yung similya, bawa, di tapos na kayo. Yung mismong natira sa ano mo, yun, kunin mo yun. Kahit konting-konti lang. Or kaya ipahid mo ito sa underwear niya. Sabihin mo ay pinahiran mo. Ay, sorry na, dampot, napahiran. At akin na ito, sakto-sakto, binili kita ng ano, ganon. Ganun po inyong gagawin. At pagkatapos, ay kunin nyo yan, tapos kumuha rin kayo ng buhok. Kahit ito po, halimbawa, hindi sabay-sabay nyong gawin. Meron akong pinayuhan na ganyan, napakagaling ng kanyang the moves. Ito ay mga pababae, mga palalaki, ay nabigyan ko lang ng ganitong payo. Ang ginawa po niya, ay di, yung una, nakakuha na nga siya ng underwear, tapos meron na nga ng similya. At pagkatapos, noong sumunod na araw, ay basta sunod-sunod na araw niya itong ginawa, pero hindi isang araw lamang. Halimbawa, nakakita siya ng buhok dito, or kaya ay nanghiram siya ng suklay, may buhok po sa suklay, or kaya po ay sabi mo sa kanya, eh, halika, pagupit tayo, pagupit ka na, kasi malago ng buhok mo, ako naman ang sagot, magpaparlor tayo, yung mga ganyan. Kapag kayo nagpaparlor, kunin mo kagad yung buhok, sumimpli ka, halimbawa ay may kukunin ka lang sa baba. Abay, tapos kung tapos sabay mo na isilid sa iyong panyo. May mga ganon. Ganon po yung mga the moves. At pagkatapos po niyan, yung buhok po na, yung buhok at saka panty, underwear ng lalaki ay at saka similya, di tatlo na. At saka kailangan din natin ng kuko ng tao na ang ating target. Alam niyo po ba, napakabibisa ng mga sinasabi ko pong mga ano, kasi yan po ay napakabilis ng talab. Ganito po yung gagawin, basta kailangan with feelings ang paghanap. Sabihin niyo, kukukuhan niyo lamang siya. Sabihin niyo ganyan, kasi kung magpapalinis kayo, baka hindi lang naman kayo may kuko doon, magkamali pa kayo ng dampot. Kayo na mismo magkuko sa kanya, tapos ipunin niyo ito sa isang papel. Ito na po ang paghanap. Kumuha po kayo ng isang tela. Mainam po yung telang ito ay panyong luma na kulay pula pero malinis, or kaya ay kulay pink. At pagkatapos ay ilatag nyo itong ating materyales, yung underwear nila. At pagkatapos po nyan ay ilagay nyo si buhok, diba, na pahid nyo na doon yung similya, nandun na yung similya, yung buhok ilagay nyo at yung kuko. At pagkatapos po nyan ay pasintabi lamang, pero to ay napakabisa, duduraan nyo mismo doon. At pagkatapos po nito ay kumuha kayo ng larawan ng tao na nabanggit, isulat nyo po ang tunay na pangalan at ipili doon ito 3 beses. At pagkatapos po nyan, ay kumuha kayo ng pin. Tapos, yung pin na ito, halimbawa, ito na, yung lahatang materyales, pati underwear. Yung pin, itutuhog nyo ganon. Kumbaga, wala siyang kawala. Yung mismo mukha niya, nakaharap na ganon. Kumbaga, yan ay pananakal sa tao na wala nang kawala. Under na under niya siya, na magkakaroon kayo ng forever at hindi nyo mararanasan ang mga nagaganap sa iba. Kung kayo po hindi pa nakakaranas na ganyan, gawin nyo na rin po ito. Hindi lamang po ito sa mga broken-hearted. Pwede rin po ito sa mga naninigurado lamang na hindi niya mararanasan ang kasakitan ng kalooban. Napakasakit po kaya ma-broken-hearted. Kaya ako sa inyo, gawin nyo po ito. At pagkatapos po niya, kahit ilang pin na sisiguraduhin ninyo na wala na siyang kawala na pagkit siya sa underwear. At pagkatapos po niyan, tupiin nyo si underwear. Tapos, doon sa panyo, ang gawin nyo po dito, itali nyo ito. Tapos, mainam ito, ay ihahang nyo sa main door. Para po siya ay, lagi ang isip niya, ang hasip po niya ay umuwi. Wala siyang maiisip na makipagbarkada, na tumambay sa labas na matagal. Ang hasip po niya, ang mangyari sa kanya, umuwi. Halimbawa, tapos ang magtrabaho, uwi ka agad. Yung mga ganon, wala siyang iniisip kundi, ikaw, iisipin niya na iisipin. Pagkatapos, gustong-gusto ko niyang makasama. Yung gano'n, parang hindi niya alam kung ba't gano'n ang nararamdaman niya. Nako, subok ko na yan. At ginawan ko na ng ganyan ang aking mister, dahil dati-rate ay lagi po kaming hiwalay. Hiwalay, bate. Kaya
na kumbaga eh, naumay na sa amin yung mga kamag-anak namin sa ganun sitwasyon. Kaya wala nang, kumbaga hindi na sila magtataka pag halimbawa umuwi na naman sa kanila, nag-away na naman kami, ganun. Kasi nga po, dumarating talaga sa buhay ng mag-asawa yan. Kaya kung gusto nyo na hindi mangyari po sa inyo kung ano man ang mga nagaganap sa buhay mag-asawa, di ba sana kung matatatag kayo. Kasi may mga iba na hindi matatatag kung ano-ano mga ginagawa sa kanilang sarili. Yan po yung masyadong nadidepress at ganoon din po yung mga walang pera. Yan yung mga nadidepress madalas. Broken hearted, walang pera. Yan yung pinaka-worst na pangyayari sa ating buhay kapag po may problema tayo about sa ganyan. Kaya kung ayaw nyo po na magkaroon ng problema sa ganyan, yan pong aking tinurong yan ay isa sa mga pinakamalupit na pamamaraan para hindi nyo maranasan ang mga nagaganap sa buhay ng magkarelasyon. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!